pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay ang unang Sabado sa buwan ng Disyembre, tayo ay namimintuho sa mahal na Birheng Maria na nawa ako at tayo ay lagi niyang ipanalangin at dalhin, ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Ganon din naman ay ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Ambrosio, isang obispo at isang pantas ng simbahan na siyang nagbinyag kay San Agustin. Nawa sa panalangin ni San Ambrosio, ako at tayo ay manindigan sa ating pananampalataya at laging itong ipagtanggol sa mga taong nais sumira nito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-aararo ninyong mga labaka at asno
ay mga nagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan sa animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod, ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Iyong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan, ang natamo niyang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoon, ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, aming hukom, haring nagutos ngayon, kaligtas ayong ihato. Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel.
Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga po ninyo, may awa ang Diyos, gagaling ako. Mas malakas! Pinakamalakas! Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. May awa ang Diyos, pagagalingin niya tayo. Amen? Ito ang narinig natin sa ating mabuting balita. Na ang Panginoong Jesus ay naglibot sa isang bayan, nangaral ng mabuting balita, pero hindi lang ipinangaral ang mabuting balita, nagpagaling siya ng mga may sakit. Ito ang katuparan ng unang pagbasa natin mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng propeta, kapag kayo'y nakakaranas ng sakit, o di naman kayo ay nakakaranas ng paghihirap, ang inyong guro, ang inyong Panginoon ay hindi magtatago. Siya ay nandiyan, didinggin ang inyong magadaing. Amen? Ipinapakita ng panahon ng Adbiyento na sa panahong ito, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Sabihin nga po niya, ang Diyos ay nagpapagaling. Yan ang panghahawakan natin. Ano ang gusto nating pagalingin? Siyempre, ang ating mga physical na mga sakit, di ba? Lahat tayong narito ngayon sa simbahan, nagdarasal tayo, Panginoon, pagalingin mo ako. Subalit, hindi lang physical na kagalingan ang hinihiling ko at hinihiling natin. Kundi ang hinihiling din natin ay ang kagalingan ng ating psychological, no? Healing. Bakit? Hindi man tayo nasugatan physically, subalit sa kalooban natin, tayo ay may mga sugat. Tayo ay mga may sakit. Amen? Ganon din sa ating buhay espiritual. Ako at tayo ay may mga sakit na ganyan. Kaya tayo humihiling sa Poong Jesus Nazareno, Panginoon, pagalingin mo ako. At yan na nakita natin at narinig sa ating mabuting balita. Ang Panginoong Jesus nagpagaling sa mga may sakit. Kahapon ay narinig natin nagpagaling ang Panginoong Jesus ng dalawang taong bulag. Ngayon naman, hindi lang bulag, basta may sakit na ipinadala kay Jesus, mga may sakit na pumunta sa Kanya, pinagaling niya. Amen? Sapagkat sa panahon ng Adbiyento, ako at tayo ay inaanyayahan, pumunta, bumalik uli tayo sa Diyos dahil Siya ang magpapagaling sa atin. Amen? Pero hindi lang yun. Nung ang Panginoong Jesus ay nagpagaling, Siya ay nagbitaw ng mga salita. Ang dami ng aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Kaya kayo ay manalangin sa may-ari, no? Na siya'y magpadala ng mga manggagawa. Kaakibat ng pagpagaling ng Panginoong Jesus ay ako at tayo ay manalangin na ano? Na ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama ay pumili ng mga tao na gagamitin niyang instrumento ng kanyang pagpapagaling. Amen? At sino yun? Hindi lang si Father yun. Tayong lahat. Tayo ang mga instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Kaya nga sa
pinakahuling talata ng mabuting balita, sinugo ni Jesus ang 12. At sinaa dito sa ating mabuting balita, sila ay binigyan ni Jesus na ano? Kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, kapangyarihan ng magpagaling ng mga taong may sakit. Amen? Amen? Ang hirap kapag tayo ay may sakit, di ba? Tayo ay walang buhay. Ako at tayo, hindi tayo makagalaw ng ayos. At ang sa ating pag-iisip, nagiging ano tayo? Parabang nagiging pabigat. Pag tayo may sakit, ang pakiramdam natin, ako at tayo ay walang kabuhay-buhay. Kaya tayo ay narito sa dambanan ng Poong Jesus Nazareno. Ako at tayo humihiling na nawa sa Kanyang awa, sa Kanyang pag-ibig, ang ating mga sakit ay pagalingin. Amen? Ang ating santo ngayong araw na ito, si San Ambrosio, no? Nakakatuwa ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat itong si San Ambrosio ay galing sa mayaman na angkan, kilalang angkan. At itong si San Ambrosio ay isang general. Noong panahon yun sa Milan, Italia, naghahanap sila ng obispo. Naghahanap sila ng mamumuno sa kanilang lugar. At sa kanilang pananalangin, nagdasal sila, Panginoon, bigyan mo kami ng obispo sa aming lugar. At biglang may sumulpot na puting kalapati at dumapo kay Ambrosio. Noong panahong iyon, hindi papari si Ambrosio. Siya ay isang sundalong general ng hukbong Romano. Kaya anong ginawa? No? Dahil sa panahong noon, no? Popular, no? Acclamation. No? Dahil ang mga tao, no? Nakita ito na yung sinyales, pinili si San Ambrosio. Kaya anong ginawa? Nagpabinyag si San Ambrosio, no? At sa ay inordinahang pari at naging obispo. At nakakatuwa sapagkat itong si San Ambrosio, ang laki ng papel sa kanyang paglaban sa Kristyanismo. Pero hindi lang yon, ang laki din ng naging ang naging malaki din, no? Ang naging ambag at ganap ni San Ambrosio sa buhay ni Santa Monica at ni San Agustin. Bakit? Sapagkat nung minsan si Santa Monica ay pumasok sa simbahan ng Milan, umiiyak ito. At nang makita ito ni San Ambrosio, nilapitan niya ang babaeng ito na si Santa Monica. At sinabi ni Santa Monica ang lahat na kanyang nasa sa loob, lalo't higit ang kanyang pinakamalaking problema. Sino yun? Si San Agustin. Bakit? Si San Agustin ay ano? Pasaway. Ha? Matigas na ulong anak. Biruin mo. Ipakita ba naman sa kanyang ina na siya may anak? May naanakan si San Agustin. O, kita mo yan. Ay, sinong hindi ina ang madudurog niyan? Anong sabi ni San Agustin? Huwag kang mag-alala, sabi niya kay Santa Monica. Walang inang lumuha na hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin. And true enough, no? Sa mga panalangin at pag-iyak at sa tulong ni San Ambrosio, si San Agustin ay nagbalik loob sa Diyos. At si San Ambrosio din ang nagbinyag kay San Agustin. Hindi man siya yung tinatawag natin healer, no? Yung nagpapagaling, no, ng maramihan ng mga may sakit. Subalit si San Ambrosio, ipinakita niya ang instrumento ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagtulong ng sa pagbabagong buhay ni San Agustin. Ako at tayo ay may kanikanyang sakit at dalahin sa buhay. Mababaw, malalim, maliit, malaking sugat, malaking mga sakit. Subalit ako at tayo ay inaanyayahan ng Panginoong Jesus, lumapit ako at lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat sa awa niya, sa pag-ibig niya,
tayo ay gagaling. Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ang dasal ko't dasal natin, nawa ay mabigyan ng biyaya at grasya ng Diyos na ako at tayong may sakit ay magkaroon ng kagalingan. Amen? Sa huling pagkakataon, sabihin niyo, gagaling ako! Mas malakas! Mas malakas! Sa ngalan ni Jesus, gagaling tayo. Amen. Pagpalain kayo ng puong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit ng pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao naway matamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang malakati na pay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa umainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa at isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng tawanan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magbalik ka
pangako mo'y tupin mo na sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Announcement, inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging
ang tamis na hindi magwawakas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo, taas ang mga kamay para sa pagbasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walahating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva, viva nuestro Padre Jesús Nazareno. Viva. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sa pisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarmala ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarmal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati